Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-16 sa buwan ng Setyembre taong 2016. Ito po ang TVNet Newsline. Sa una ng ating mga balita, TESDA, hiningi ang tulong ng barangay captain sa pagsasagawa ng barangay skills mapping survey. Pamahalang lungsod, nakatakdang bumili ng karagdagang bagong mga dump trucks. At bangkay ng babae, natagpuan sa bakawan ng barangay Parang. Sa detalye ng ating mga balita, panahon na upang mahigpit na ipatupad ang Republic Act 9003 sa mga barangay o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na isang pambansang batas na may kinalaman sa makakalikasan at praktikal na pamamahala ng basura. Isa lamang ito sa mga isyong pambayan na tinalakay sa City Care Forum, ika-15 ng buwan ng Setyembre taong kasalukuyan. Ayon sa ilang miyembro ng forum, kung nagagawa ito sa Barangay Suki at ilan pang barangay, bakit hindi ito magawang ipatupad sa nakararami pang bilang ng mga barangay sa lungsod? Ayon sa batas, dapat ihiwalay ang mga nabubulok at di nabubulok na basura, pag-recycle o reuse ng mga di nabubulok at paggawa ng compost o fertilizer mula naman sa mga nabubulok na basura. Nakapaloob rin sa nabanggit na batas na obligasyon ng barangay captain sa pamamagitan ng barangay council na kolektahin ng pinaghiwa-hiwalay na basura, maliban sa nabubulok o compostable sa bawat bahay at mga establishmento minsan sa isang linggo o higit pa kung kinakailangan, at panatilihing walang basurang nakakalat sa buong barangay, lalong-lalo na sa kahabaan ng mga highway. The waste management na mandated sila ang gagawa sa Act 9003. So yung kahit maglagay tayo ng citywide information campaign sa TVNet, nasabihin na ipinatutupad ito at ito mag-organize ng waste management council. Pero I think the idea is to communicate to all the barangays na mag-go into waste management, at ang unang step is to make a waste resolution nila o magawa sila ng waste management council. So pag nandiyan na, it's easy enough to distribute flyers to all the houses kung paano i-segregate yung waste. Ito talaga yung parang it's so difficult to comprehend bakit hindi nila makita yung necessity, kasi yung at the rate we are generating waste, yung pantapo pang takip lamang dun sa ano, sa natatapon, and the idea yung truck, lipat ka lang, lipat ng basura, nalisputin nila itong paper, hindi yung pinawasan yung basura, basura pa rin. Si Bong Maris ang nagsasabi ng hinay, kultura natin binabago. Mindset ang binabago natin. Ako naman parang, ano na ako, implement na yung may ordinance, klaro, pagkolektahan pag hindi nag-iwalay, gano'n. Pero yun nga, yung pagbabalanse din na saan ang gagaling yung mga official, bakit hindi kagal nila ma-implement fully. Tinitingnan ko rin ano, pinipilit ko rin, gunawain, at nakikita ko yung papel lalo ng civilian, mahalaga. Kasi yung mga apolitical kami, mas pwede kami, ano din, mas pwede magbalanse, magtulak para sa implementation ordinance. Tapos yung pinakahuli nga, may nakalagay doon ng mga tarpaulin na rin sa ordinance sa nakakalat doon sa suki, oo, yung ordinance ko. Tsaka yung penalties na doon eh, sa mga hindi susunod doon sa ordinance tungkol sa pagbubukod-bukod ng basura. Kaya naman dito, napagkasunduan ng mga dumalo sa nasabing forum na imbitahan ng Liga ng mga Barangay sa Lungsod at regular na umupo sa City Care Forum. Isa lamang anila ang tamang pamamahala ng basura na dapat palakasin sa bawat barangay. Marami pang usaping pambayan ang kinakailangan tutukan at bigyan ng katugunan katuwang ang Liga ng mga Barangay sa Lungsod ng Calapan. Sa bahagi naman ng pamahalang lungsod, sinabi ni City Mayor Arnan Panaligan na laging handaan niya silang makipagtulungan upang agad na maresolba ang usaping basura sa lungsod. Nagpapasalamatan niya at katuwang ng lokal na pamahalaan ang mga sibikong organisasyon at ilan pang pribadong grupo upang palakasin ang kampanya sa tamang pamamahala ng basura. Dr. Rawa na depends daw sa willingness ng city government na mag-isa. So, as always, ang city government ay laging handa na makipag-dialogue,
sumama sa City Care Forum, pakinig sa mga concerns na ito at i-offer ang solusyon. Sagutin yung concern or issue, binawin at aksyonan, dapat aksyonan. Po, ipariwala din ang site namin kung kailangan. So, rest assured na always willing ang city government na makipagtulungan sa City Care Forum. Samantala, sa usaping basura pa rin, ilang barangay na ang umaalma sa pagpalyaan nila ng pangongolekta ng basura sa kanilang lugar. Tumatambak na ang mga ito at nagsisimula na rin mga amoy. Ayon kay Mayor Panaligan, hindi maiiwasan niya ang pagkasira ng mga dump trucks ng pamahalang lungsod dahil na rin sa katandaan ng mga ito. Karamihan sa mga naturang sasakyan ay binili pa sa termino niya taong 1990s. Sa 15 taon na araw-araw na pagbiyahe at paghahakot ng basura, natural lamang ang pagpalya ng mga sasakyan. Lamang minsan ay nagkakasabay-sabay ang mga ito. Sa 12 dump trucks ng city government, 6 malimit na masira dito na nagre-resulta sa pagkaantala ng pangongolekta ng basura sa ilang barangay. Payag pa rin ni Mayor Panaligan dahil dito nakatakda ng bumili ng karagdagang 3 bagong dump trucks ang pamahalang lungsod at na-schedule na ang bidding nito ngayong buwan ng Setyembre. Sa totoo lang, isira ang aming mga truck kasi the present fleet of garbage trucks of the city ay yung binili pa nung kapay mayor noong 1995, 1996, 1997, 1998, 1999. So, alam na natin ang truck. Especially pag ginagamit na garbage, ay madaling masira kasi pasaya, ano, nabubulong. At everyday, yan ay tumatakbo at pinagandala niyan. So everyday, for the past 15 years, ay gumagaya na yan. At hindi mas maro, yung time pagkawala sa city, walang piniling bang truck, hindi nag-upgrade ng fleet ng trucks. So ngayon pa lamang, napagbalik ko, saka ako yung bibili ng CD. In fact, meron kami bidding. No? Kaya yung job, bidding natin. Ngayong September, meron kami bidding ng 3 units of brand new na ulit, na dump trucks, para ma-replace yung mga 20-year-old garbage trucks ng CD, which we purchased ng mga unang term pa 1990s. No? So, masusog yung problema kasi namin nasisira na pag nasira ang komisyon sa merchandise, sometimes as much as 6 dump trucks are out of order. Yan ang ating truck na tumatakbo. Yung lahat, 12. So kung 12 yun, kung 6 ay sira sa merchandise, you can just imagine na hindi lahat mapupuntahan. Kaya kung siya ilapot ang dalawang linggo, hindi lahat mapupuntahan. Patuloy naman ang paghikayat ng grupo na matuto sanang maghiwalay ng basura ang bawat pamilya. Kung may sasakatuparan lamang anila ito, tanging ang mga special or residual at toxic waste na lamang ang kokolektahin ng mga dump trucks tulad ng mga diaper, baterya, fluorescent, lamp, bubog at iba pa. Sa ganitong sistema, malaki na ang matitipid ng pamahalang lungsod na maaari pang ilagak sa ilang makabuluhang programa at proyekto para sa mamamayan. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Perwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of
2013. At ayon dito, bawal makitabit ang cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Game at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Tumas maging kabit, supported by the PCTA. Libreng TESDA training sa mga nasa laylayan. Ito ang layunin ng Barangay Kasanayan para sa Kabuhayan at Kapayapaan Program ng Technical Education and Skills Development Authority, kung saan tutukuyin ng mga punong barangay ang mga maaaring benepisyaryo nito at ang angkop na kasanayang kinakailangan sa pamamagitan ng Barangay Skills Mapping Survey. Ayon kay TESDA Oriental Mindoro Provincial Director Dr. Asuncion Ordonia, kabilang sa mga karapat-dapat na mabenepisyuhan ang mga out-of-school youths, mga may kapansanan, walang trabaho at maging mga balikbayan na walang hanap buhay at pinagkakakitaan sa Pilipinas. Ang Barangay Kasanayan para sa Kabuhayan at Kapayapaan is program of TESDA in support of the poverty alleviation of President Rodrigo Duterte. Now, ito ay isang pamamaraan upang mabigyan ng free skills training ang mga kababayan nating unemployed, out of school youth, yung mga may kapansanan, at yung mga returnees from other countries na gustong magkaroon ng hanap buhay o sariling negosyo, sariling kamitaan. At nang sa ganon ay magkaroon sila ng mabuting kabuhayan tungo sa kapayapang pamumuhay. Ito ay nasa ilalim ng TESDA. Kalakip ng kanilang liham sa mga punong barangay ang survey form kung saan makikita na rin ang mga skills training na maaaring kunin. Matapos ang survey, itatala ng TESDA Central Office ang resulta nito upang matukoy kung ano-anong pagsasanay ang ibibigay ng libre sa implementasyon ng programa sa susunod na taon. Ang free training programs ay maaaring sa pamamagitan ng pananahi, ng welding, sa pamamagitan ng paghahanda ng pagkain, o kaya ay ang pagiging driver, at marami pang iba. Kung kayo po ay tutungo sa TESDA, marami po kayong pamimilian sa menu of qualifications namin. Ang ating free training ay ibibigay sa TESDA sa darating na 2017 after na makuha lahat ang survey results upang buuin ang isang qualification map na tinatawag na kung saan doon nakapaloob ang lahat ng qualifications na nalakalaan para sa Oriental Mindoro. At ang mga nakahandang textbook providers, ito po yung mga paaralan na maaaring magbigay ng training sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa TESDA. Bagamat sa barangay captain, nakaatang ang responsibilidad ng survey, maaari naman anyang magbigay ng direktiba ang mga punong bayan upang suportahan ng buo ang programa. Samantala, habang umuusad pa lamang ang survey, tuloy naman anya mga training na ibinaba ng TESDA sa pamamagitan ng mga technical vocational providers. Sa ngayon, mahigit 2,000 paaralan pa lamang ayon kay PD Ordonia ang naisumite ng ilang punong barangay na kaagad tumalima sa kanilang liham, kaya't patuloy ang paghihikayat nila sa ibang punong barangay na suportahan ito. Ang lahat ng barangay captain ay aming inihan upang sagutin ang survey na ito na ipinamigay sa inyo sa pamamagitan ng sulat ng aming TESDA Central Office upang nasa ganon ay malaman namin ang magnitude ng mga nangangailangan ng tulong mula sa TESDA. Ang training programs ay depende sa mga ibibigay ninyong results, survey results. At ang barangay captain ay kinakailangang pumirma doon sa survey na yon. Nang sa ganon malaman namin na totoo ang lahat ng ipinahayag ninyo doon, at nang sa ganon ay maipaabot ninyo sa amin ang mga pangangailangan nakatakda para sa 2017. Samantala, ipinagdiriwang ng Technical Education and Skills Development Authority ang anibersaryo nito at bahagi ng selebrasyon ng pagkilala sa mga natatanging TESDA graduates at trainers, ang TESDA Idol at 2016 Tagasanay Award. Ipinagmamalaki ni TESDA Oriental Mindoro Provincial Director Dr. Asuncion Ordonia
na parehong mula sa Oriental Mindoro ang regional winners ng mga nasabing parangal na sina Julius Campillos at trainer na si Edgar Martin Salcedo at silang pambato sa national level. Ang ating Oriental Mindoro ay makakapagpasok ng dalawang entries in. Ito ay sa sa darating na September 19 ay magtutungo ang ating isang guro ng Bulalakaw Tech Box School sa Manila upang magkaroon ng interview and at the same time ang awarding para sa regional test the idol. Ito isang recognition para sa mga nakatapos ng test the program at naging mapalad na makakuha ng hanap buhay na nagbigay sa kanila ng pag-angat sa estado ng buhay. Katulad ng aming napiling provincial test the idol ng Bulalakaw Tech Box College na si Mr. Julius Campillos, yung ating 2016 Tagasanay Award na kung saan ay nakuha ito ng isang Tagasanay o trainer ng Newsline Tech Box College sa pangalan ni Edgar Martin Salcedo, kung saan ay kinikilala ang kanyang katangian bilang trainer, sapagkat siya ay trainer, siya pa ay in charge ng assessment and certification ng office at ang marami pa niyong tungkulin sa paaralan na magbigay daan upang siya ay mapiling test the Tagasanay awardee for the 2016. Ang test the idol winner na si Julius Campillos, isang welding graduate, ay nang ibang bansa matapos kumuha ng NC. Nakapagpundar na siya ng sariling bahay, lupa at sasakyan kasabay ang pagtulong sa kanyang pamilya. Maliban dito, tinutulungan rin ni Julius ang kanyang mga kababayan sa Bulalakaw Technical College na matuto ng basic ni Honggo habang nag-aaral ng welding upang mas malaki ang kanilang adbentahe sakaling naisin nilang magtungo ng Japan kung saan in demand ang mga welders. Pagkaya po sa pang-araw-araw na kustusin na dati po ay kami po ay isang kahit isang pangalan ay nakakasuporta po ako sa aking pamilya na sa pang-araw-araw kong kustusin na hindi na po kagaya ng dati na talagang hirap na hirap po kami. Sa akin po, malaki po ang tension na kasi po ngayon nag-aaral sila ng, ano, ng welding sa Korea kasi po ngayon sa Japan hiring ng mga skilled worker. Tapos, ano pa, yung nag-aaral po sila ng Nehobo dito sa kasabay po ng pag-training nila. Isa po yung magiging advantage po sila pagpasok nila ng agency. Advantage po sila kahit mag-aaral po sila hindi ng Nehobo. Kasi yung kasamahan nila ay 0-0 po talaga. Gaganapin ang national awarding ng TESDA sa 21 ng buwang kasalukuyan at panalangin ng TESDA Ormin at Mimaropa ng dalawa ang tanghaling national winners. Antabayan na ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. Connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. Up to 1 MB, 999 pesos per month. Up to 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage.
Plus, you can enjoy over 80 power-packed cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Ganap na 5:30, 15 sa buwan ng Setyembre, isang bangkay ng babae ang natagpuan sa bakawan ng sitio Mag-asawang Parang, Barangay Parang, Lungsod ng Calapan. Base sa report ng Calapan PNP, alas 4 ng hapon ng isang mangingisda na nagngangalang Jose Bakay ang nakakita sa katawan ng isang babae sa bahaging bakawan ng nabanggit na barangay. Agad niyang ipinagbigay alam ito sa kanilang kagawad upang maitawag agad sa pulisya. Matapos ang investigasyon sa lugar, agad na dinala ang bangkay ng babae sa isang punerarya sa lungsod. Walang anumang pagkakakilanlan ng biktima sa katawan at wala rin kagamitang nakita malapit sa pinagtagpuan dito. Makalipas ang ilang oras, positibo namang kinilala ng kanyang kapatid na lalaki ang biktima na si May Papa Bautista, 30 taong gulang, may asawa, isang call center agent at residente ng Barangay Malamig, Lungsod ng Calapan. Ayon kay Marlon Bautista, sigurado anya siya na kapatid niya ang babae dahil sa peklat sa bandang likod ng ulo nito. May pinagdaraanan ng depresyon anya ang kanyang kapatid na una na nilang ikinabahala. Kasama sana nila si May na bumiyahe, subalit nagpaalam ito sa kanyang ina at kapatid umaga kahapon na bibili lamang ng pasalubong. Subalit nakalis na anila ang kanilang sinasakyang fast craft vessel ay hindi na nagpakita sa kanila ang kanyang kapatid. Natagpuan ang bangkay ni May Bautista na balot pa sa buhangin at magana ang katawan. Hinala ng mga nakakita, pagkalunod ang ikinamatay ng biktima. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya sa naturang insidente. Sa ibang balita, pasado 7 ng umaga, magbubukas pa lamang ang daycare center ng Barangay Santa Rita nang mapansin ng guro dito ang usok mula sa loob ng classroom. Pagpasok nito sa loob, nasusunog na ang ilang electric appliances dito. Agad namang rumesponde ang ilang barangay officials at residente sa naturang lugar. Gamit ang fire extinguisher ng eskwelahan, madali ring naapula ang apoy. Tinupok ng sunog ang mga kagamitan dito tulad ng TV, DVD at electric fan na naiwang nakasaksak sa nakalipas na magdamag. Dagli rin namang rumesponde ang BFP Calapan at PSD fire trucks. Bukod sa mga kagamitang dekuryente, natupok rin ang ilang lamesa at kabinet ng silid-aralan. Ayon sa BFP Calapan, isang non-index fire na may tuturing ang naturang pangyayari o hindi bababa sa 5,000 pisong halaga at hindi naman susobra sa 10,000 piso ang halaga ng pinsala. Wala namang naiulat na nasawi o lubhang nasugatan sa naturang pangyayari. Dito patuloy ang pagbibigay paalala ng Bureau of Fire Protection sa publiko na siguruhing palaging ang kaligtasan at pag-iwas sa sunog. Kabilang na dito ang huwag pabayaang nakasaksak ang mga electric appliances, lalo na't paalis ng bahay o saan mang establishmento. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented.
upang higit na maipaabot sa mga employers sa mga benepisyo at bagong polisiya ng PhilHealth kabilang ng paggamit ng Electronic Premium Reporting System o EPRS sa pagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Magkakaroon ng Employers Forum ang PhilHealth Oriental Mindoro ngayon darating na 20 ng buwang kasalukuyan, araw ng Martes. Kaugnay nito, hinihikayat ni Chief Social Insurance Officer Maria Neresa Reganit ang mga employers o kanilang kinatawan sa nasabing aktibidad na gaganapin sa Ventures Garden Hotel sa Barangay Tawiran, Lungsod ng Calapan. Anya, maliban sa update sa PhilHealth programs at paglilinaw sa proseso ng EPRS, nais rin nilang malaman ang concerns ng mga employers para sa ikabubuti ng kanilang mga kawani pagdating sa kasiguruhang pangkalusugan. Dalawang sessions ang magaganap sa nasabing araw. Una ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At ang ikalawa naman mula alauna imedya hanggang alas 4:30 ng hapon kung saan i-accommodate nilang unang 100 employers o kanilang kinatawan. Paalala nila para sa mga interesadong dumalo, maaaring maghatid ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng mga sumusunod na numero 288-3557, 4410421 at 0932-867-9760. Solely umaasa sila sa positibong tugon ng mga employers sa kanilang panawagan. Maaaring nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 04328-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joan Perez Alberto na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.